Natunghayan nga natin sa huling kabanata ang simula ng pagsugod ng mga halimaw sa Eastern and Southern Counter-Invasion. Kumilos na din ang mga tao para sa umaatikabong bakbakan. At dito na nga magsisimula ang chapter natin for today. Nagsimula nga ang chapter na ito sa pag-utos ni Sugo sa lahat ng kasamahan nito. Wika nga ni Sugo na kailangan daw nilang lumaban tulad ng mga itinuro sa kanila ni Ban. Hawakan ng mabuti ang mga armas at ihanda ang mga skills na natutunan. Sagot na nila na tama nga daw si Sugo. Magagawa daw nilang makasurvive dito at makabalik sa kanilang kampo. Kasabay na nito ay nagsimula na ngang sumugod ang napakadaming mga halimaw at papunta na nga ito sa kanilang lahat. Kaya naman dahil nga dito ay sumugod na din si Sugo upang puksain niya ang lahat ng ito. After na nito ay mabilis nang tinusok ni Sugo ang halimaw sa mismong ulo nito. Naghanda muli si Sugo para sa kanyang susunod na atake nang biglang ang lumabas si Ban at mabilis lang na pinatay ang kaharap ni Sugo. Natuwa naman si Sugo dahil sa pagtulong sa kanya ni Ban. Humingi naman ng pasensya si Ban dahil tila medyo na late daw ang kanyang pagdating. Sa kabilang eksena naman ay dumating na din ang iba pang mga malalakas na karakter at wika nga nito. Na ito na daw ang oras upang pumatay ng mga halimaw, pinapayagan na daw niya ang mga baguhan na patayin ang lahat ng kalaban. Sagot naman ni Oyamada na bakit kailangan pa daw niya talaga magpaalam sa mga ito. After na nito ay nag-ipon niya ng puwersa si Oyamada mula sa kanyang mga kamay at wika nga nito. Na nakakatawa daw ang mga kalaban, tila mga lumilipad daw ito na experience para sa kanila. Then matapos na nito ay wika nga ni Oyamada. Fortress Mode Bullet. Mabilis nang sinunog ni Oyamada ang mga kalaban na papalapit sa kanya. Bigla namang may lumapit na dalawang tao kay Yasu at wika nga nila na pakiusap daw, sana ay matulungan daw sila ni Yasu. Kaya naman dahil dito ay mabilis nang kumilos si Yasu at wika nga nito. Black Flame, sagutin mo ang tawag ko, Laventine. Madali niya lang na pinasabon ni Yasu ang iba pang mga halimaw sa eksena. Tuwang-tuwa naman ang matanda at sigaw nga nito na ito daw ang napapala ng mga halimaw. Makikita nga natin dito na patuloy niyang nakakalamang ang mga tao at madali na lang nilang napapabagsak ang mga halimaw na sumugod sa kanila. Wika naman ni Sugo na nakaalis na nga ang Goddess at si Nakirihara upang pumunta sa Eastern Invasion. Ngunit ganun paman ay malalakas at maaasahan pa din daw ang mga kasamahan niyang mandirigma ngayon. Then sa gitna nga ng kaguluhan ay tila may lumalabas na mula sa ilalim ng mga tubig. At dito makikita natin ang paglitaw ng Second Oath ng Demon Emperor, ang Baphomet na si Zwayed Seed. Kasabay ng paglitaw ng Second Oath ang napakadaming mga ogre at tila hindi nga mabilang ang mga ito. Wika nga ng Second Oath para sa lahat. Halina kayo mga kawal ko. Simulan na natin na durugin ang dignidad ng lahat ng mga tao. Nakakatakot na ang nilalang na ito na tila isa sa mga general ng Great Demon Emperor. Balik na sa eksena ni Nabani habang kinakaharap na nito ang mga halimaw. Tanong nga ni Bani na bakit nandito daw ngayon ang mga halimaw mula sa monster area. Malalakas naman daw ang mga halimaw na ito, ngunit hindi daw kasing lakas ng mga halimaw sa Golden Eye. Wika naman ng mga kawal ng Black Dragon na sa harapan daw nila mukhang gumagapang lang daw ang mga halimaw. Madali lang daw ang mga ito para sa kanilang mga Black Dragon Knights. Wika naman ng Four Revered Saints na ang army daw na binuo ni Goddess Vices ay mga elite na malalakas. At mabuti na lang daw na ang mga halimaw mula sa monster area ay walang evil element kaya hindi daw sila naapektuhan. At ang tunay daw na bakbakan ay nagaganap sa Eastern Invasion kung saan may mga evil element na silang nakakalaban. Nakabantay lang daw sina Lord Purali at Princess Katleya sa kampo. Kaya naman ang magagawa nila ngayon ay puksain ang mga kalaban na nasa harapan nila. Minomotivate niya ni Sugo ang lahat ng kasamahan nito. Wika pa nga niya na kung mapapatay daw nila ang mga halimaw ay makakakuha daw sila ng experience. Magagamit daw nila ito upang makapagpa-level sila. Ngunit sa gitna nga ng digmaan ay bigla nga silang may napansin na kakaiba. Then matapos na nito, bigla lang lumabas ang isang napakalaking halimaw. Halimaw na sobrang weirdo na tila hindi mo maintindihan kung ano nga ito. Kasabay ng pagsigaw nito ay may lumabas nga mula sa kanyang katawan ang parabang mga multo at sumisigaw nga ang lahat ng ito.
Mabilis na nilang kinapitan ang mga kawal ng Black Dragon Knights upang hindi na sila makatakas kahit na nasa himpapawid ang mga ito. Then matapos na nito, talagang kinagat niya ng mga halimaw ang mga Black Dragon Knights at nabura na lang sa eksena ang kanilang kayabangan. Pati na ang mga dragon na sakay nila ay hindi pinatawad ng mga halimaw at inubos ang lahat ng mga ito. Then sa kabilang banda naman ay may isang halimaw na tumatakbo ng mabilis papunta sa kastilyo. Biglahan itong winasak ang mga pader ng kastilyo at sumigaw ng napakalakas sa kanilang lahat. Tanong naman ng mga tao na anong klaseng nilalang daw ba ito, sobrang pangit daw ng itsura. Binunot na nga ni Ban ang kanyang espada at wika nga nito na dumating na nga daw ang human face monster. Sumigaw nga muli ang halimaw ng napakalakas at gumawa ito ng dagundong sa buong kapaligiran. Tanong nga ni Bani na parang sobra naman ata ito para harapin nila ang ganitong nilalang. Dagdag pa nga nito para kay Sugo na pipilitin daw niyang kunin ang atensyon ng mga halimaw. Tumakas na daw silang lahat at pumunta sa hilagang bahagi. At ipapasa na nga daw niya kay Agito ng Four Revered Saints ang pagiging leader ng pag-atras nila. Tugon naman ni Agito na sumunod na lang daw si Ban kung sakali man na maging okay na daw ang sitwasyon upang makatakas din ito. Hinarap na ni Ban ang dalawang mga malalaking halimaw at wika nga nito na hindi man daw niya gustuhing mamatay. Ngunit kung ganito daw kalaki ang mga halimaw ay mas okay daw ito para sa kanya. Biglang ang naglabas ng malakas na puwersa si Ban kasabay ng paglitaw ng napakalaking bagay sa kanyang likod. Then matapos na nito, dito na nga ipinakita ni Ban ang kanyang transformation na tila naging dambuhala ito na may hawak na napakalaking espada. Tanong nga ni Sugo na si Ban daw ba ang nakikita nila ngayon. Sagot naman ni Agito na nakuha daw ni Ban ang abilidad ng dragonification nung time na tinalo nito ang malaking dragon at maligo sa mga dugo nito. Ngunit kapalit din daw ng dragonification ang pagkawala ng kamalayan ng isang tao at pagkawala ng mga alaala nito. Subalit ganun paman daw, ay masaya pa din si Agito na inilabas na ito ni Bane Wolf o mas kilala bilang Dragon Slayer. Tinuro nga ni Ban si Agito at wika nga nito na wag na daw mag-aksaya pa ng oras si na Agito at iutos na sa lahat na tumakas na ngayon din. Sigaw naman ni Sugo na marami pa daw silang hindi natutunan sa mga karunungan na ibabahagi ni Ban. Kaya naman nakikiusap nga si Sugo na sana ay makaligtas si Ban at makatakas din tulad nila. Matapos na nito ay nagsimula na ngang tumakas si Sugo at papunta na nga sila sa hilagang parte. Habang si Ban naman ay nagsimula ng maghanda para sa kanyang unang atake sa mga halimaw. Then matapos na nito, talagang napakalakas na ng umaatikabong atake ng Dragon Slayer na si Bane Wolf. Nagsimula na ding tumakas ang mga kasamahan ni Sugo sa pamumuno nga ni Agito. Sigaw nga ni Sugo na siya na daw ang bahala sa likod at mauna na daw ang iba pa. Tanong naman ni Agito na sigurado daw ba si Sugo sa desisyon nito. Sagot naman niya na susubukan daw niyang protektahan ang mga nasa likod. Hanggang sa may narinig niya sila na isang napakalakas na pagsigaw mula sa itaas. Tanong nga nila na isa na naman daw ba itong halimaw at saan na naman daw ba ito magmumula. Hanggang sa may naaninag niya sila mula sa himpapawid na tila pabagsak sa kanila. Then matapos na nito, bumagsak nga ito sa eksena at napakalaking halimaw nga din ito. Biglahan itong sinugod si Ban at na-block naman ni Ban gamit ang kanyang malaking espada. Nabahala na nga dito si Sugo at wika nga nito na hindi na daw kakayanin ni Ban ang sunod-sunod na halimaw. Sigaw nga agad ni Sugo sa lahat na panatilihin daw nila ang kanilang formation. Mag-focus lang daw ang lahat na protektahan ang mga sarili nila. At kung sakali man daw na makaharap nila ang mga malalakas na kalaban, ay ipaubayan na lang daw sa kanya ang mga ito. Inusok nga ni Sugo ang kanyang sandata sa mata ng halimaw, then matapos na nito, pinasabog na ng ating bida ang ulo ng kalaban nito. After na nito, ay may tumawag na sa pangalan ni Sugo.
Napangiti naman siya nang makita ang isa pang backup para sa kanila. At ito nga ay si Advice Ann. Hawak nga nito ang napakalaking mata ng halimaw. Wika pa nga ni Ebis na una nga daw sa lahat ay patayin daw nila ang kahit na anumang halimaw na kanilang makikita. Ngayong nandito na nga ang iba pang malalakas na karakter ay magagawa kaya nilang patayin ang lahat ng mga halimaw. At sino kaya sa hanay nila ang mamamatay sa kamay ng mga kalaban? Maabutan kaya nila Tauka ang Second Oath Demon? Yan ang dapat na abangan natin sa susunod na kabanata.